masibong nakalat ngayong hapon. Sa barangay hall ang takbo ng isang menor de edad na nasangkot sa rumble sa may Kawayan, Bulacan. Pero sa halip na mapakinggan at matugunan ang kanyang sumbong, sa loob pa siya mismo ng barangay hall, nakatikim ng pambubugbog. Ang resibo ng biktima, ang CCTV footage ng pagsapak sa kanya habang kausap ang desk officer ng barangay. Saan ka tinatamaan? Sa puro ulo po, tama ako. Ano nga ba ang punot dulo ng gulo? At sino-sino ang mga sangkot sa pambubugbog sa menor de edad? Dentistang hindi raw lisensyado, inentrap ng mga operatiba. Pero si Doktora, todo pilit na hindi siya japek at impostora. May lisensya po ba kayo? Apo! Ano pong lisensya? Ayun po! At sa gitna ng operasyon, agaw pansin ang iba't ibang pangalan na nasa certificates na nakadisplay sa clinic. Ala! Nagkamali kaya sa pagkakahuli ang mga operatiba? Baka mapangiwi na lang kayo sa Malacavity na secret ni Doktora. Ang pagbunot sa katotohanan, abangan mamaya! Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang bayatraso. Kakilang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang kapwa ko po si Emil Zumangil. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag daw magagalit. Pero paano kung ang tinamaan, hindi tinapay ang hinagis pabalik, kundi tinapay na may palamang sundo at kuyog sa loob mismo ng barangay hall. Kaya naman, ang menor de edad na binugbog, gusto silang busugin ngayon ng patong-patong na reklamo. Sariwa pa ang mga pasa at sugat na tinamo ng 16 na taong gulang na si Jasper. Hindi niya tunay na pangalan. Matapos siyang bugbugin ng isang grupo ng mga lalaki sa may Kawayan, Bulacan. So ito ay tigmak ng dugo ito? Apo. Galing ito sa bibig mo o saan? Sa ilong po. Bumulwak. Dito ngayon napunta. Apo. Ito literal, sarado 'yung mata mo. Sa magaho ito dahil sa tama. Sa tama. Ang pambubugbog daw sa binatilyo. Nangyari sa loob mismo ng barangay hall. Meron ako nakikitang kulay pula diyan sa kanang mata mo. Na paano 'yan? Sa loob po ng barangay, doon po ako binugbog sa loob ng barangay din. Ano ang mga sumunod na nangyari? Kinakalagad pa po ako papuntang barangay. Tapos po may yung abang po kinakalagad po ako, may isa pa po sumusuntok sa akin. Saan ka tinatamaan? Sa puro ulo po, tama ako. Pero, paano nga ba sinapit ng biktima ang pangbubugbog sa loob pa mismo ng tanggapan ng kanilang barangay? Ating gabi noong October 17, makikita sa closed circuit television o CCTV footage ang grupo ng mga kabataan na nagtutumbulan. Pero sa mga susunod na eksena, isa-isa nang binabato ng mga kabataan ng ilang bahay sa kalsadang ito. Maya-maya pa, isang grupo ng mga lalaki ang sumugod at hilabol ang mga kabataang nambato ng bahay. Naabutan nila si Jasper, kaya siya raw ang napagbuntunan ng galit ng mga lalaki. Ano ginawa sa'yo? Ano po, inambaan po ako ng gunting tapos po ano, binugbog na po ako doon. Okay, tapos pagkatapos, ano nangyari? Nga po, may nakakita na po sa aming barangay tanod. Kinukuha na po ako ng barangay tanod, ayaw po nila ako ibigay. Paanong ayaw? Bakit mo nasabing ayaw? Kasi po, nakaganyan pa rin po sa damit ko po eh. Tapos, Sabi, ayoko ibigay sa ito, mabibilis itong mga to, gumanon po. Nung binigay na po ako, pinasok na po ako sa loob ng barangay. Pero kung inaakala ng binatilyo na magiging ligtas na siya sa loob ng barangay hall, may mas matindi pa pala siyang sasapitin. Habang kinakausap ni Jasper ang desk officer ng barangay, isa-isang sumugot ang 7 lalaki sa barangay hall at sinimula na nilang paulanan ng suntok at sampal ang binatilyo. Ito po, yung una pong sumuntok sa akin. Gigil na gigil yung isa na yun. Ayun, no? Binabanata ka sa likod, ha? No? Ito nakadilaw, anong gagawin ito? Ito. Sampalin po, ayun po. Sinampal ka. Nung binanatan ka dyan sa kanang mata mo, anong naramdaman mo? Blackout na po eh. Nalaman ko na din po na may bumubugbog po sa akin sa CCTV na lang po. Matapos ang tensyon sa loob ng barangay hall, isa-isa na rin nag-alisan ang mga nanakit na lalaki. Ano ang gusto mong mangyari ngayon? Justisya po. Sa paanong paraan? Kulong po. Eh kung sabihin nila na nauna ka eh, pinagbabato mo kami, anong magiging tugon mo? Aminado naman po ako doon. Aha. Kasi po, ano po, naano na din po sa ano po ng tropa po. O yan, nagkasala ka, inamin mo. Pero ano yung tingin mong hindi tama dito? Yung binagbugbog po ako nila sa loob mismo po ng barangay. Aminado ang pamilya ni Jasper na nagkamali ang binatilyo.
pero para sa kanila. Napatunayan ko naman po na may kasalanan po yung apo ko. Pero bakit po ganun na kailangan nilang bugbugin? Ano po naramdaman niyo noon? Puro doon ang sakit po, ang sakit. Kaya tinatanong ko sa kanya sinong gumawa sa kanya noon. Bakit ganun? Pero wait, there's more. Dahil si Jasper may isa pa raw na ibubunyag. Wala man lang daw kasing tumulong sa kanya habang binabanatan siya sa loob ng barangay hall. Nangingi po ako ng tubig sa may isa pong babae na nandun po, naka-duty. Oo. Uh-huh. Tapos po hindi po ako pinapansin. Agad sa akin, nawa ko na lang po yung tubig na walang paalam sa kanya. Yung hininga mo ng tubig, sino yon? Naalala mo ba? Anong papel niya sa barangay? Bouncy po. Paano mo nalaman Bouncy? Bouncy, violence against women and children. Sa ano po? Officer nandito rin po siya sa media's officer. May nakasulat dito? Apo. Nakikita mo sa video, meron na ano doon. Meron daw siguro mga mabagal ang pagkaka-response ng aming tanod, pero nagkabiglaan na rin. Yung aggressiveness na rin siguro nung tatlo, pero ginawa naman ang action. Sa barangay hall, ang takbo ng isang menor de edad na nasangkot sa rumble sa Maykawayan, Bulacan. Pero sakalit na mapakinggan at matugunan ang kanyang sumbong, sa loob pa siya mismo ng barangay hall, nakatikim ng pambubugbog. Dahil sa sinapit ni Jasper, matinding trauma raw ang nararanasan niya ngayon. Napanaginip ako po yung pagbubugbog nila sa akin sa loob ng barangay. Samantala, nito lang Sabado, October 26, muling nagarap sa barangay ang panig nila Jasper at ang grupo ng mga lalaking nalakit sa kanya. Hindi para mag-round 2 ha, pero para idaan na sa proseso ang alitan. Ang ina ni Jasper hindi na napigilan ang emosyon at sinimula na ang harapan. Makita niyo yung tura ng anak ko, hindi niya naranasan sa amin to, kahit sa tatay niya. Sana mag-iisip kayo? Ilang araw na to, 10 araw na hindi natutulog yung anak ko. Pasensya na po doon sa nangyari sa loob ng barangay. Pero ang totoo po, hindi po namin siya sinaktan sa labas ng barangay. Hindi po kayong dalawa? Mm-hmm. Aminado po ako, nasampal ko po siya. Sobrang galit ko kasi muntikan na po kami tamaan ng malalaking patwe. Ang lalaki nyo! Ano pinatunayan nyo sa sarili nyo? Matatapang kayo? Ngayon, labas mo yung tapang nyo pag nagbibihas na kayo ng behas. Isa-isa ring tinanong ng resibo ang mga lalaking nahagip sa CCTV na nanakit kay Jasper. Dito, inilahad nila ang mga pangyayari bago sila magpang-abot ni Jasper. Noong una po, binabatol po nila yung tauhan po nung kumpare ko. Sinawat po namin, nabol po namin. Mga 30 minutes after po, ayun na po, nagbababaan na po sila, sumisigaw na po. Ano, gumaganon po. Mga nakaubad pa po, mga nakatripe pa po yung ano. Mga mukha. Yun na po, pinagbabato na po kami. Pang ilang beses? Pangalawang beses na po yun. Dagdag pa nila, tinamaan daw kasi ang bahay at sasakyan nila nang mambato ang mga kabataan na kasama ni Jasper. Yung pangalawang pagbabato po nila, ito na po, pinagtatamaan na po yung sakyan, yung mga gate po ng mga kapitbahay po ng tropa ko. At ang kanila pang depensa. Hindi po mangyayari yung kung pinagbawalan po sila ng mga guides na huwag nang lumabas kasi may curfew na pinatutupad tayo. Kung dinisiplina po niyo yung mga apo niyo, dapat hindi po nasa labas yan, nasa bahay lang po yan. Pero habang umahaba ang naging usapan, naging matigas pa rin ang panig ng pamilya ni Jasper. Nangungunahan ko na kayo. Gusto ko kayo talaga makulong. Pasensyahan talaga. Hindi ko katarungan yung ginawa niyo sa akin kung pinagtulong-tulungan niyo. Ang mga lalaki, desidido rin magsaparang reklamo laban kay Jasper. Counter team po kami ng reklamo. Kasi hindi naman po kami naun eh. Ayon sa kabilang partido, magsasampa rin daw sila ng damage to property at alarm and scandal laban kay Jasper. Pero oras na hindi magkasundo ang dalawang panig matapos sa mga pagdinig sa barangay, magsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang pamilya ni Jasper laban sa mga lalaki, maaari silang makarap sa 3 buwan hanggang 3 taon na pagkakakulong. Kung walang pagkakasundong magaganap, bibigyan namin ng CFA to file action. So that will be regular filing. Umaasa rin ako na magkakaroon ng pagkakasundo nito. Sa sinapit ng biktimang si Jasper, malaking leksyon daw ang naging kapalit. Nagsisisira din po ako nun, hindi ka rin naman po ako kalahin na ganun po talagang kalalabasan po nung ginawa namin ngayon. Kailanman,
hindi maaaring isawalang bakalang anumang pamemerwisyo sa kapwa at maging ang dahas, lalong-lalo na sa menor de edad. Sinisiguro ng barangay na mas babantayan nila ang mga eskinita sa kanilang lugar nang maiwasan na raw ang ganitong gulo. Meron kami ordinasyon rito kung sa curfew. Inihigpit na namin ang curfew hours. Pero naghihigpit po kami dyan sa mga teenager na minor. Kahit bungi, mapapangiti kayo sa bagsak presyong dental services ng isang clinic sa Bulacan. Pero baka lalong sumakit ang inyong bagang kapag nalaman nyo ang tooth este, ang truth. Nainganyo ang pasyente na si Christine, hindi niya tunay na pangalan sa mga bagsak presyong serbisyo ng isang dental clinic sa Bulacan. June 2024, nang mag-walk-in siya sa clinic ng dentistang nagpakilalang si Dr. Raquel Gutierrez para magpalinis at magpapasta ng kanyang ngipin. Meron kaming kakilala na nagpagawa din sa kanya. Tinry ko. Pagpasok pa lang daw sa clinic, agaw pansila ang naka-display ng mga certificate ni Doktora. Pero napaisip daw si Christine nang makitang iba-iba raw ang mga apelyidong nakasulat sa mga ito. Sa kagustuhan ni Christine na magkaroon ng bright and pearly white teeth, tekma na raw sa kanya ang napansin niyang mga alias ni Doktora. Ang naisip ko during that time is baka naman may skills siya pero hindi rin naman pala, wala rin naman palang skills. Pero habang kinakalikot ang kanyang ngipin, napansin daw niyang si Doktora nagmumultitasking. Kasi habang ginagawa niya ako, pinipindot niya din yung cellphone niya. So syempre yung gloves niya, pinapanghawak na sa ngipin ko directly. Nang matapos ang cleaning session ni Christine, dito na raw siya inabutan ng resibo pero... Familiar kami sa legal document dahil sa ano namin, sa work namin. Walang TIN number. Lalo pang nagduda si Christine ang mapansing baku-baku raw ang inilapat na pasta sa kanyang mga ngipin. Bali, ito yung ngipin na ginawa niya. Tapos, so ito, kung makikita niyo po, di ba, may parang may sira pa siya. Which is dapat wala na. Dito na siya nagpa siyang dumulog sa Philippine Dental Association o PDA. Nakipag-ugnayan siya sa PDA National. Tapos from PDA National, binaba sa amin sa PDA Bulacan naman chapter para mag-investigate. Nang i-check ng PDA ang pangalan ni Doktora, napag-alaman na si Doktora Gutierrez hindi pala lisensyadong dentista. At dahil bawal na bawal po ang magpanggap bilang isang doktora, nag-set ng dental appointment ang PDA at CIDG Bulacan sa kanyang clinic. Nakuha kasi namin yung contact number nung clinic. Nagpa-schedule kami na magpapalinis ng ngipin. Within 2 to 3 days, sumagot siya. In-schedule niya lang kaming pumunta sa kanyang clinic. October 16, 2024, kasama ang resibo, nagtungo ang mga operatiba sa sinasabing clinic ni Doktora. Pagdating sa lugar, makikita ang isang babae sa tapat ng isang bakay na nagtuturo ng parking. Ayan na pala. Sige pa sa unahan daw, kuya. Pagpasok sa clinic, sinimula na niyang suriin ang kanyang patient for the day. Wala siyang kalam-alam na ang nakasalang niyang pasyente. Operatiba na pala ng CIDG. Tempo ang doktor niyo. Apa? Doktor Raquel po. Apa? Confirmed, siya nga ang hinahanap na dentista. Ilang sandali pa, nagsimula na sa pagsisales talk ng kanyang dental services si Doktora. Okay, kung gusto mo, tapos dito sa lower, fixed bridge lang. Yung jacket din, fixed bridge, parang ganito. Bali, 1, 2, 3. Magkano po kaya yun? 7,000 isa. Nang fixed bridge? Nang isang piraso. Sa iba, 10,000 yan. Nang matapos ng subject ang cleaning, inabot na ng operatiba ang bayad na 500 pesos. Hudyat ang mga taga-CIDG para arestuhin siya. Oh, mga pulis mo kami ha, taga-CIDG po kami. Kailangan mo lang po. Kami hinumuli sa illegal practice of industry. Kami ang taga-CIDG. Ako, dentist po ako. Si Doktora, hindi na ubusan ng depensa. May lisensya po ba kayo? Ako. Ano po lisensya? Ayan po. Meron na ka. Dok, may lisensya daw eh. Ma'am, may license po ba kayo? Ako, yung pinilicense. Pwede po ba makita, ma'am, yung license niya? Ako, one year na lang, ma'am. Eh, nakasusi yung bato ko. Meron o wala, Doktora? Huwag kayong mag-alara. Hindi ako. Willing akong mag-ano, kung ako, iligal talaga ako. Pwede ako, sumama sa iyo, ikulong niya ako. Walang problema. Tama po ba? Nakanim po siya kay Pero si Doktora, wala na yatang masabi at
Napaupo na lang. Okay, aminin po. I will tell you the truth na. Ako po ay nag-board exam. Ang naipasa ko lang po ay yung practical. Napag-alaman din ng PDA ang misteryo sa likod ng magkakaibang apelyido na ginagamit ni Doktora. Ano po talaga ang pangalan niyo po? Raquel Gutierrez. Gutierrez. 500 pesos. Po. Yung Gutierrez po, yun po apelyido ng misteryo niya? Hindi, yun po yung apelyido ko nung maradita ko. Ano po ang eh, yung Tahonera po, sino po? Kasi po yung Jacinto, pangalawang asawa ko na po. Yung Jacinto namatay sa Saudi. Okay. Pangalawang asawa ko na po itong darating, Tahonera. Kasama ang mga sinasabing certificates ni Doktora. Kinumpiska ng mga otoridad ang mga dental equipment na ginagamit ni Doktora. Kayo po ay aming minuli sa kasong illegal practice of dentistry. Matapos basahan ang kanyang mga karapatan, si Doc mukhang may biglang realization pa. Nasaan ko na po yan? Willing ako magpakulong para ako'y makapag-diet. At ang mga papromo ni Doktora, birthday blowout pa. Kasi ang purpose ko, makatulong ko sa kapwa ko. Kasi ang mahal ng dentistry ngayon. Di ba? Kaya nga, dahil hindi ba sabi ko may promo ko, kasi birthday ko, pasasalamat yun ni Lord sa binigay sa aking buhay. Habang nasa biyahe, ilang taon na po na po? Sa Saudi nga ako. Dito po sa Pilipinas. Mga 5 years. Siyempre, alam ko nga namang illegal ako. Dahil nga siguro, by, tawag dito, by words, nalaman nila, ay, magaling yung dentista na yun. Tapos, mura pa ang singil, mabait pa. Ganun kasi ang comment nila eh. Ala! Pwede ba yun? Mag-practice na kila sa good reviews kahit na walang lisensya? Kailangan po talaga ng lisensya. Oh, alam ko naman po yun. Alam ko naman. Kasi, pero mo, anim na taon ako nag-aral. Dahil lang sa board exam na yan. Kaya nga nag-abroad ako. Dahil nga hindi ako nakapasa ng... Ang hindi ko lang naipasa yung theoretical. Naipasa ko yung practical. Yung ito, yung kinatrabaho ko. Hindi. Eh, nag-Saudi na nga ako kasi nga po mahirap lang kami. Pwede mag-retake. Hindi nga ako kasi nga wala nga kaming pera. Yung pagdating niyo po rito? Ang tagal na nun. Kasi tapos ang retake pa, iulitin lahat. Wala na akong ano. Wala na akong maisasagot. Anong babagsak? At speaking of time, time's up na sa inyong pagiging lisensyadong dentista kuno. Nakaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9484 o the Philippine Dental Act of 2007. Alam niyo po ba na nakakulungin? Actually, inaasahan ko na yan. Buhat nung pinasok ko yung pagmamalpractice, talagang nakahanda na yung loob ko na darating ang araw na may magsusumbong kasi nadyan yung inggit eh sa ating mga tao. Crab mentality. Ayon sa kanya, isang malaking kahihiyan daw sa kanyang pamilyang sinuportahan ang kanyang pag-aaral oras na malaman nilang hindi siya nakapasa ng licensure exam. Actually, sa pamilya ko, walang nakakaalam kahit si Kogawan. Hindi niya alam na ako pala isang peking dentista. Pinagtapos ako nung kapatid ko. Yung kapatid ko, pumasok na katulong sa tiyahin ko para makapag-aaral kami. Hindi ako masaya kasi gusto ko talagang nagme-member ng PDA, ng ganyan. Pangarap ko yan eh. Kaya nga lang talaga, hindi talaga sinuwerte. October 19, 2024, pansamantalang nakapagpiyansa si Raquel pero patuloy pa rin gugulong ang kaso laban sa kanya. Kung sakaling mapatutunayang nagkasala, maaari siyang makulong ng hanggang 2 taon. Kasama ang resibo. Muli namang binalikan ng Philippine Dental Association o PDA Bulacan ng clinic ni Doktora para masigurong nananatili itong sarado. Mula ho rito sa labasan, Doktor, tama ko ba? Hindi masyado tanaw mula ho rito sa ating kinalalagyan yung klinika. Ito, medyo. Ah, ito mismo? Yung pintuan na maliit na yan. Nung binerify nyo, sabay yung nag-ooperate pa? Hindi na po. Ah, hindi na ho nag-ooperate? Minabuti rin ng resibo na makuno ng panayam ang isang niyang kamag-anak na isang lisensyadong dentista. Ayon sa investigasyon ng PDA, nagpapasa raw si Raquel ng mga pasyente sa kanya. Doktora, kilala niyo po ba itong... Nagpapakilalang dentista na tumutugon ho sa pangalang Binibining Raquel Gutierrez. Bali, ano po siya? Isang buo ng tatay ko. Doktora, bakit niya kaya pinasok yung ganitong hanap buhay? Siguro po, dahil sa pangangailangan din. Dahil may mga anak na nag-aaral. No? Nag-aaral naman siya. Nakatapos naman po siya ng dentistry. Opo. So yun nga lang, siya nakapasa sa board exam. Sa totoo lang po, ang alam ko, lisensyado siya. Hindi ko alam na underboard pala siya. Hindi siya nakapasa pala. Hindi maling sundin ang payo na follow your dreams. Pero ibang usapan na yan, oras na may panlilin lang at pagpapanggap ng nagaganap. Lalo na't kung kalusugan at kapakanan na ng mga taong nagtitiwala sa iyong kakayahan, ang nakasalalay.
Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dakilang lahat, hakanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Zumangil.